Ikadalawamput-isang kabanata, ang bagong kasulatan na ibinigay ni Sananda Jesus. Kapag natakbo ng mga kaganapan ng tao, nagiging kinakailangan para sa isang tao na bubuwagin ang mga politikal na banda na nag-uugnay sa kanila sa isa pa. Ang diwa ng mga salitang iyon ay tumutunog sa kamalayan ng lahat ng mga tao sa planetang Earth sa taong 2013. Kung umaalingaungaw ito sa puso ng mga mamamayang Amerikano na ang Deklarasyon ng Kalayaan ay nagbigay inspirasyon sa matatalinhagang salita na ito, o kung ito ba ay tumataas sa mga panawagan ng kalayaan sa buong gitnang silangan, o pinasisigla nito ang pagpapahayag ng pag-asa para sa mga rebelde sa mga bansang Aprikano kung saan nananatili ang kapayapaan at dignidad. Mapanlinlang, lumalago ang diwa ng kalayaan. Ito ang taon ng bagong simula, mga minamahal. Ito ang taon na tatandaan bilang simula ng bagong kalayaan ng pagtapon sa pamatok ng pang-aapi. Ito ba't ay panlipunan, pampolitika, pang-ekonomiya, o psikolohikal? Habang nangyayari ang mga kaganapan sa mga darating na linggo, magkakaroon ka ng bagong pagpapahalaga sa koneksyon sa pagitan ng mga tila magkahiwalay na bahagi ng buhay na ito. Mayroong mga artificial na dibisyon, halimbawa sa pagitan ng mga larangan ng pag-aaral sa iyong mga paaralan, na para bang ang pag-aaral tungkol sa mga isyong panlipunan ay kahit papaano ay hiwalay sa politika, at parang ang ekonomiya ay isang esoteric na larangan na may kaugnayan lamang sa mga propesor sa kolehiyo at mga kalihim ng mga kabang yaman ng mundo, kapangyarihan. Wala nang ihigit pa sa katotohanan. Ang lahat ng sangkatauhan ay magugulat na matuklasan kung paano ang buhay ng pamilya ng isa at ang pang-araw-araw na kagalingan ay lubhang naapektuhan ng halaga ng pera ng mga dayuhang bansa. Halimbawa, ang mga detalye ng mga international na kasunduan sa kalakalan ay maaring walang interes sa iyo, ngunit ang iyong trabaho, ang iyong pagkain at ang estado ng iyong kalusugan ay lubos na naapektuhan pa rin. Ang lambong ng pagkalimot ay nahuhulog na. Marami sa inyo ay nagsisimula ng maalala ang mga nakaraang buhay at nararamdaman ang mga dayandang ng mga nakaraang relasyon sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa mga tao sa iyong kasalukuyang buhay. Ito ay magiging isang paghayag sa iyo kapag nagsimula kang matuto sa pamamagitan ng iyong sariling pagdising at sa pamamagitan ng darating na pakikipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan sa galaktik. Ng iyong kasaysayan na hindi sa lahat ng itinuro sa iyo. Sa kabila ng mga kahanghangang pagtuklas tulad ng mga underwater pyramids ng Atlantis, patuloy na binabaliwala ng iyong mga siyentipiko ang anumang mga paghahayag na hindi sumasang-ayon sa limitadong pag-unawa sa kanilang pinanghahawakan. Ito ay isang kabalintunaan, hindi ba, na ang lahing tagapaglikha ay maaring maging napaka-konserbatibo sa pag-iisip na nag-aatubili kang magbago ng iyong isip. Kahit na ebidensya ay ipinakita sa malinaw na mga larawan ng ganap na kagalang-galang ng mga tao, maaaring mahirap iwanan ang mga turo ng iyong mga alagang hayop. Ang isa sa mga alamat na nananatiling nasa isipan ng sangkatauhan ay ang paniniwala na sino mang hindi sa iyong planeta at hindi sa iyong eksaktong uri ng sangkatauhan ay dapat sa pamamagitan ng kahulugan ay kakaiba, banyaga at mapanganib sa iyo. Ang alien ay isang maruming salita sa iyong lexicon. Huminto ka na ba sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga ninalang na nasa mga barko ng tanyag na tumatakbo sa iyong kalangitan kapag pinagmamasdan kanila? Sino ang may higit na dahilan para matahot? Kayo na nagbomba sa isa't isa sa loob ng maraming siglo at nakabuo ng mga sopistikadong armas para puksain ang anumang bagay na nasa saklaw ng iyong teknolohiya ng Star Wars o ang mga nilalang na tahimik na nagmamasid mula sa malayo sa kanilang nakamamanghang advanced na kababalaghan ng technological engineering. Marami sa inyo na nagbabasa nito ay naghihinala na ang anumang sibilisasyon na maaaring maglakbay ng libo-libong light years para makarating dito ay maaari ding mas maunlad sa emosyonal, panlipunan, politika at espiritual kaysa sa sarili ninyong planeta. Bagamat ang malinaw na katotohanan ito ay mahirap tanggapin ng marami, nakikita mong advanced na teknolohiya at ang iyong unang naiisip ay napunta sa digmaan.
nakikita mo ito ang nalalabi ng ideolohiyang reptilian na aktibo pa rin sa iyong isipan. Ang mga pinuno ng reptilian ang nangasiwa sa pagbaril sa ilang mga barkong walang balabal na dumating sa Saklaw. Dumating sila upang makipag-ugnayan at mapayapang mag-alok ng kanilang mga teknolohiya para sa the greater good. Ang nagresulta ay ang napakalaking pagtakpa ng multi-trillion dolyar na programa sa reverse engineering na kinamit upang makabuo ng mas advanced na armas kaysa sa maaari mong isipin. At ito ay nagpatuloy na ngayon ng higit na 50 taon. Kung hindi kayo na brainwash para matakot sa mga dayuhan sa pamamagitan ng patuloy na propaganda, magiging ganap na kitang-kita sa bawat isa sa inyo na narito ang inyong mga kapatid na kapatid dahil sa pagmamalasakit sa inyo at sa kaligtasan sa buong universo. Binulag ka ng takot sa katotohanan na ang nuclear testing ay lumikha ng matinding sakit at pagkawasak sa inang lupa at sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kung hindi kayo nasanay na makaramdam ng hinala, kawalan ng tiwala at takot sa inyong kapwa-tao, lahat kayo ay umiiyak at nagkakagulo sa mga lansangan sa unang ulap ng kabote na lumitaw sa inyong himpapawid. Sa halip na buong pagmamalaking palakpakan ang superior na tagumpay ng inyong pamahalaan. Katulad nito, kung hindi ka sinasadyang binantaan ng gutom, hindi ka sasang-ayon sa hindi banal na pag-unlad at patenting ng artipisyal na nilikhang Frankenfoods. Frankenfoods. Isinasaalang-alang ng mga matataas na maunlad na sibilisasyon sa buong multiverse na ang lahat ng pinagmumulan ng kabuhayan, lahat ng pag-access sa pangalaang medical, lahat ng edukasyon ng mga kabataan, at lahat ng likas na yaman ay dapat ibahagi, pupuo lamang para sa greater good at hindi kailanman itatago o pribado. Pag-aari. Ngunit siyempre, ito ay isang pagpapahayag ng unity consciousness ng mga sibilisasyon na umabot sa mas mataas na antas ng espiritual na pag-unlad. Ito ay gawain ng pag-akyat na itaas ang iyong sarili sa isang mulat na kamalayan kung saan maaaring mong maunawaan ang bigay kanya ng pag-ibig at liwanag na umiiral sa universo ng pangkahalatan. Dito lamang sa Earth at ang ilang iba pang mga lugar na nakaranas ng ikatlong dimensional na buhay, ang mga matatalinong nilalang na nakatali sa karanasan ng limang pandama. Isipin ito mga minamahal, habang itinataas mong iyong sarili sa mas mataas na dimension ng kamalayan, papasok sa isang mundong pinaninirahan ng bilyong-bilyong iba pa, mga nilalang sa lahat ng hugis at sukat na naglakbay sa landas patungo sa unity consciousness. Sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagsisikap na umakyat, tulad ng ginagawa mo ngayon, sila ay mga kaibigan, guro at eksperto sa mismong mga isyung nababatid mo ngayon. Hindi lamang nila nais na saktan ka, naglakbay sila sa iba't ibang kalawakan, sa iba't ibang dimension, upang narito upang magmasid at tumulong sa anumang paraan na magagawa nila. Ang ilan ay mas malapit sa iyo ayon sa genetiko at karanasan kaysa sa iba. Ngunit hindi ito mahalaga. Lahat ay mabait, lahat ay umiiral sa pag-ibig at liwanag. Sa katunayan, ang Earth ay may pribilehiyong posisyon na napapalibutan at protektado ng Ashtar Command. Ang ating mahal na kapatid na Ashtar ay ang Supreme Commander ng organisasyon na nangangasiwa sa mga starship ng Intergalactic Federation of Light na narito upang matiyak na walang negatibong enerhiya, walang panlabas na mananakop ang papayagang makagambala sa iyong pag-akyat. Oo, may ilang nakakaabala na grupo sa paligid ng kosmos, katulad ng mga reptilians na nagdudulot ng kaguluhan dito noong nakaraan. Sila ay walang pagbubukod ng mga entity mula sa mas mabababang mga sukat ng vibrational na nakabuo ng ilang mga advanced na teknolohiya na hindi nakakuha ng karunungan at kapanahunan upang malaman kung paano sumali sa kooperatiba at mapagmahal na pagsasama ng cosmic ng pamilya ng liwanag. Nakikita mo, palaging ang aral na dapat matutunan ay ng mga nilalang sa mas mababang mga dimension na mas maraming evolved na nilalang ay mas mabait din kaysa sa kanilang sarili. At ang pakipagtulungan at pagkakaibigan ay palaging mas kasiyasiya kaysa sa malupit na puwersa. Palagi kami nakipagtulungan sa kanila upang turuan ang presensya, nagpapaubaya at pag-ibig.
Ngunit kapag ang isang planeta ay nasa pag-akyat, hindi ito dapat abalahin. Ang ating inadaigdig ay sa wakas ay malaya ng mag-inat ng sarili. Linisin ang kanyang sarili mula sa mga iyon ng lason at pagkasira na kanyang tinitiis at tamasahin ang isang bagong tatag ng bigkis ng mataas na vibrational ng pagkakaisa sa ibang mga planeta. Nagagalak siya sa karanasan na pag-ibig at liwanag na inaalok ng ikalimang dimension. Tulad mo, inasam ng Mother Earth ang pakiramdam ng pagkumpleto na sinisimulan mong matuklasan. Siya ay bukas palad sa kanyang mga regalo at sa kanyang mga taong naninirahan, ngunit mayroon siyang sariling pag-iisip gaya ng masasabi mo. Siya ay matyagang naghihintay habang unti-unti kang nagising sa pangangailangang alisin ang mapanganib na armas at matmanirang mga patakaran sa enerhiya na nagdulot ng ganoong pinsala sa kanyang ibabaw. Bawat pagsabog, bawat pagbabarena sa kaibaturan ng kanyang katawan ay nararamdaman tulad ng mararamdaman mo na may matinding sakit. Bawat oil spill ay nagiiwan sa kanya ng sakit sa pisikal at emosyonal. Bawat nakakalasong chemical spill at airborne release ng mga lason ay nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa. Siya ay nagdurusa kapag ang mga kaharian ng halaman at hayop ay nagtitiis ng trauma dahil sila rin ay mga anak niya. Sa iyong pagkising, mapapansin mo ang malaking pakiramdam ng kaginhawahan at kagalakan na nararamdaman ng iyong ina sa iyong pagtatapos sa mas mataas na kamalayan. Sama-sama kayong lahat, gaya ng masasabi ninyo. Tama ang mga environmentalist tungkol sa lahat ng magkasama sa barkong ito. Bagamat, maaari mo na ngayong maunawaan na ang Earth ay hindi lamang ang tahanan ng naranasan mo. Sa sandaling umakyat ka sa mas matataas na dimension, maaari kang isa na babalik sa mga dakilang barko sa iyong planeta, sa yakap ng iyong pamilyang star. Kung ikaw ay isa sa naging malapit na sa karanasang ito ng buhay sa mundo, maaaring nakatuon ka na sa pagbabalik upang tulungan ang mga hindi pa nakakaakyat. Kahit na lahat tayo ay nagmula sa malalayong lugar, ang napaka-espesyal na maliliit na planetang ito ay may hawak sa atin. Mayroong isang espesyal na alindog, isang espesyal na kagandahan dito sa Blue Planet. Maaari mong sabihin na naranasan namin ang aming pinakamagagandang oras dito, nagtutulungan sa habang buhay pagkatapos ng buhay, sa paghampas sa madilim na panahon, sa hirap at kawalan tungo sa sukdulang tagumpay. Tayo ay nagtagumpay, aking mga mahal na pamilya, sa ating pinagpalang gawain. Napagdaanan na natin ang malaking hamon at nagawa nating manatili sa pananampalataya at pag-ibig. Ngayon na ang panahon para iunat natin ang ating mga bisik sa langit upang magalak sa ating pagkakaibigan at malanghap ang dakilang pag-ibig ng ating lumikha na ngumingiti sa atin ng walang hanggang kabutihan. Bumaling tayo sa isa't isa sa pasasalamat at pagpapatawad para sa bawat manlalaro sa mahusay na drama na ito ay kinuha ang kanyang turn sa spotlight para sa mas mahusay o mas masahol pa. Ang bawat isa ay nag-ambag sa malaking pagpapalawak ng kaalaman at karanasan. Bawat isa ay naging mahalagang bahagi sa makasaysayang kwento ng pagbagsak at pagbangon ng inang lupa at ng kanyang mga anak na tao. Binabati kita, pinahahalagahan kita, at mahal kita ng higit sa sukat. Alam ko ang pagsasama at pagmamahal ninyong lahat, at lumikha ito ng walang hanggang bigkis ng pag-ibig sa pagitan natin. Kami ay tunay na isa. Ako ang iyong Sananda. Lagi akong kasama mo.